Pandari mo. Kailan lang binabayan? Lunes. Lunes. Okay. Irakada mo nga. Rayin natin yung tunog para makapakinig yung tunog. Sige. Ibaba mo para makapakinig yung tunog. Sige. Okay. Irakada mo nga. Yun. Okay, okay na. Okay. Basta ito, binaklas to lahat. Binabayan. Sige, patay mo na. Patay mo na. Okay na. Eh, maingay pa rin pag naarangkada, no? Ano tulog? Ano tulog? Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back na naman sa aking channel. At ito nga po, napakinig niyo na po yung sabi ni Sir. Kailangan guys, kapag nag-overhaul kayo ng ganitong motor na Honda Alpha 125, ang tunog po kasi nito ay humahalinghing kapag umaarangkada. Bali, nagawa na po dito ay napalitan na ng bushing doon sa idle gear. Yung ibig sabihin po ng bushing, yung starter gear natin, kung tawagin din po ay idle gear, yun po yung pinaglalagyan ng clutch housing. Kalimitan, nagiging sakit po nito sa mga TMX Alpha na kagaya ng ganitong motor ay yung bushing na tanso na uubos. Kaya po nasisira ang clutch housing. At sana po naman ay kung mangyari po sa inyong motor, titingnan nyong mabuti yung pyesa na papalitan nyo pa kapag ito ay ganitong tunog na humahalinghing. Dahil hindi po biro ang pagkakalas at yung nagpapagawa po na maaabala siya. Kaya hindi ko po sinisiraan yung gumawa nito. At bagus po ay tutulungan natin para alam ang mga dapat palitan. Yun po yung ating tutorial ditong magaganap. Okay guys? Dahil tayo pong mga mekaniko ay dapat hindi magsiraan kundi magtulungan. Ayun po yung gagawin natin ngayon dito. Kaya manood po kayo sa video ito, kaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung mga papalitan kapag humahalinghing. Yan. Okay. Yan guys, yan yung mga kakalasin. Sabi ko nga sa inyo, hindi pwede itong impact drive dahil nasisira itong ganitong rotor cover. Yan, gagamit kayo dyan yung castle wrench. Garaduhin nyo nga pala na maganda yung pagkakalagay nyo ng castle wrench. Dahil pagkaalam nyo ba, pagkatagilid yan, maaaring mabasag yan. Tapos yung pagkakalas ito, 10mm socket. Yan. Napakaluan lang naman ang pagkakalas. Tapos tatanggalin yung apat na spring. At ngayon, pwede na nating tanggalin itong castle nut. Nagamit din ang castle wrench. Kaya napakahalaga po talaga na meron kayong mga power tools. Meron siyang thrust washer. Yan, kita nyo. Pag wala kayo kasi yan, kalimitan ganyan ang nangyayari. Nasisinsil yung tornilyo kapag wala tayong pangkalas na castle wrench. Tapos tanggalin yung assembly na clutch sub kasama ang clutch lining. Tanggalin ang spline washer. At ngayon, pwede ko nang ituro sa inyo kung ano yung masama dito. Yan. Tuturo ko na sa inyo kung ano yung masama dito. Pero bagong lahat, yan yung ating yan yung pinapalitan ni Sir. Yan yun, bagong baba lang daw to, 2 days. Ito yung pinapalitan niya, yung idle gear. Yan o. Yan ang maingay dyan, yan o. Yan ang maingay. Oo, yan. Yan ang maingay dyan. Ang pinapapalitan. May magyayan daw dalong yan. Oh. Ay, sabi sa akin eh. Hindi, yan na lang natin, paripit. Naano na sa iyo, nasabi na. Oo. Kaya ako, hindi ko na dinala dun eh. Kaya mo ito, yung pala hindi mo pa pinalitan eh. Nagtundi yan ang doon. Yan. 7-3-10. Permis original. Oh. Ano hindi, siya dyan. Kahit bumili ka ng sa TMX original, kaya di lang mangyayari dyan. Nag-ibay pa nga yung sarusi. Kakabot na natin. Eh, nag-business ko dyan may 3,000. Yes, yeah, sa kanya lang. Binayad akong labor eh, 1,000 daw. Eh, 1,000 ng pera ko. Eh, di, 1,000 na lang binigay ko. Yung pala. At yan mga boss, ilalagay na natin. Ganyan lang yung paglalagay. Kahit ito ay magsama-sama dun sa kabila, walang problema.
Pero kung susundin nyo naman yung kasa, mas maganda sundin na dun sa kabila yung isang maliit na class lining dun sa pinaka lagayan na isa. Saka nyo na ilagay yung thrustwasher, ilagay nyo na yung castle nut at hapitan itong mabuti dahil kailangan ito ay hapit. Kapag ito ay lumuwag, ang class nyo ay pawala-wala. Titigas, minsan ay mawawala, gagana. Kapag lumuwag yan, kailangan napit na hapit yung tornilyo. Ilagay ang apat na clutch spring. At ngayon, pwede na natin ilagay ang clutch holder. Gumamit uli ng 10mm socket. At ito, take note na dandahan lang yung hapit nito. Kailangan pantay-pantay lang ang hapit ng ganitong clutch holder. Yan. At ngayon, pwede na natin ilagay ang centrifugal cover or balancer. Yan. Huwag nyo nang i-impact drive to guys. Kaya na to ng Phillips screw. Yan. Basta hapit lang, okay na yan. Huwag nyo nang i-impact drive yan. Huwag kayong gagamit dito ng impact drive. Dahil mapipingak yan kapag gumamit kayo ng impact drive. Napakaselan po sa part na to. Kapag hindi nyo talaga makalas, pa-weldingan nyo na lamang. Dahil marami. Kaya hanggang dito na lang ako guys. Sana may natutunan naman kayo sa TMX Alpha 125. Kung nagustuhan mo itong video to, pa-share naman po at like. At pa-subscribe ng aking channel. Pa-follow na rin po. Maraming salamat po sa lahat. Yan. Hello. Wala na kapayo po ba? Asa ba? Ayun. Asa? Kabayo po lang daw. Wala na kapayo po lang. Ayun, wala na. Okay na. Okay na. Dabesa.